Kaya ikaw po si, balik ka sa school, okay? Balik ka sa school. Kasi nakakaya ka nga naman eh. Diba? Tinutularan mo, okay, inaagawan mo yung mga role ng mga showbiz writers dyan. Dapat yung mga ganyan na ginagawa mo ngayon, that's not supposed to be your job in the first place. Trabaho yan ng mga binabayarang mga writers. Well, siguro wala ng pambayad kasi kung sino-sino yung mga in charge sa iyong mga production or whatever because they couldn't afford to pay showbiz writers anymore. Kaya nagtatrying hard ka ngayon na magsulat, diba? Para ipagtanggol kuning-kuning kung ano yung mga gawa niyong mga basura. Oh, diba? Trabaho yan ng mga showbiz writers. Ipagtanggol kung sino yung mga ipagtanggol nila, mga artista, o kay mga production, o kay TV station, or whatever. You are the head writer. Dapat nakatutok ka lang kung ano yung may sinusulat ninyo, ha? In terms of kung ano yung mga projects ninyo. It's either yung mga teleserye, or kuning-kuning, or whatever, na mga basurang ginagawa ninyo. Plus, bakit nga pala kayo maiirita, ha? Are you really that affected because you think that you were the ones concerned? Diba? Bakit? Ikaw ba? Ha? Ikaw ba ay madadaplistan kung alam mong hindi ikaw yung tinamaan? Masasaktan ka ba kung ano ang sinabi ng isang director na katulad ni Direk Andoy Ranay kung alam mo na hindi ikaw ang mismong natamaan because you are the one that is being told about. O, diba? So, ngayon, kung sinabi man niya yun at nasaktan kayo, nairita kayo, nadaplisan kayo, or whatever, well, you should at least take it as a compliment. Kasi nga naman, ang isang tao, once that they go out there on their own way in order to tell the truth, para sa ikagaganda, o kaya para sa ikakasucceed ng iyong mga gawain, pagdating sa mga products ninyo, for sure, kung ikaw ay isang educated or ikaw ay isang civilized na tao, instead of being irritated, you'd rather be very grateful and thankful enough na meron taong sumita. Diba? At sa kisa pa, he didn't tell directly, he didn't even mention directly kung sino talaga yung pinapatamaan niya. Diba? Pero, natamaan ka. Meaning to say, ikaw, ha? Since ikaw ang natamaan, meaning ikaw mismo ang basura. Whether you like it or not, because it shows. Tingnan mo yung mga gawa mo.